ng turtle, for example, diretso na sila sa mga buff. So, yeah, more on early game dito. And now, we are not just talking about the early game, but we are talking about momentum. This is TNC Pro Team between Blacklist International. Will they be able to extend this to game number 3? Yan ang ating abangan sa Land of Dawn. Kaya naman, casters, take it away. Patuloy na nga bang magpapakilala ang Blacklist International in this game number 2? O aangat na ba ang TNC Pro Team to send us to game number 3? Welcome sa pangalawang laro ng sering ito kung saan nakalamang na ang Blacklist International sa 26-minute game 1 na natunghayan natin kanina. Marami tayong aabangan dito, lalo na yung kakaibang composition na inilabas ng TNC Pro Team. Remember, kapag may Kadya, normally sinasamahan niya ng mga Beatrix, ng mga Carry, pero ngayon ay kasama ang isang Melissa na titignan natin kung paano nila pagaganahin, ha? Oo, oh, ito championship pa sa ibang rehiyon. Kaya naman na pinapanood natin ang ating first turtle. Mukhang slow-paced game na naman ang ating makikita. It's a first turtle going to the hands of TNC Pro Team. Gaya na kagad para sa kanilang poder, pero sisimulan din ata nila dito sa may bandang itaas. Meron ding diversion dito, mama, yung unang buga dito mula kay Haji. Flicker out galing kay Escalera at hindi magiging successful ang pinaplano ng Blacklist. Sayang, parang hindi naging joint yung effort nila. Si Haji nakatingin sa isa at yung isa naman ay nakatingin kay Escalera. Nang gagaling yung mga additional setup and kung pag-soak up ng damage, kayang-kaya naman ni Heads na gawin yan kasi nga naman yung isang Kadya ay hindi ganong ka-impo. Ayun na! Nakatak na rin dito si Perks at mapapa-flicker out din. Gorgeous Reflection ay kanyang nailabas. Pero wala ata. Uy, wait lang. May next pa. Ayun na. Ata. And yung flicker. Kasabay pa nga ng penalty zone. Kazen will secure that kill. Pero mamamatay din yung jungler dito ng TNC. May pagbawing hatid ang Blacklist. Nice trade mula sa dalawang kuponanti. Okay, pagdating sa mga ganitong klaseng hero. Now, War Axe. Nasa kamay na rin ang Blacklist International jungler at this point. At napaka-importante ng survivability around the turtle area. Lord JM1! Uunahan na ata sila. Nandun yung mga pating. At nakakuha na rin si Aji ng kanyang unang kill. Pero na next action, second kill yun habang si Lord JM. Sinasalo lang niya yung mga martilyo mula dito kay Kids. Ayun lang. Pero si Kazen pa rin ang makakakuha noon. Second turtle, ladies and gentlemen, na mapupunta sa TNC Pro Team. Pero di ba tapos? Kasi doon sa may bandang gilid, merong 1v1. Yung XP laner, habang meron diversion play sa itaas, Lord JM mamamatay. Wow. Sa itaas naman na bahagi, nailapag yung Jaman Force, pero hindi mamamaximize iyo kasi masyado na rin malalim. Oh, bukod sa masyadong malalim, may additional stats pang nakukuha kapag nakadikit doon sa tore. Kaya naman masyadong risky kung tinuloy pa nila yon. But what a steal coming in from TNC Pro Team. Nahanap talaga nila yung angulo na yon, yung nakuha ng ganun lang. And still, Blacklist International trailing 1.6k gold. Pero mukhang may play na naman sa may bandang taas. Okay, walang hatak sila si ano dito, ha? Si Escalera. Pero sino ata makahatak? Dalawa kagad na tumba. Courtesy of Haji. Wow. At nakatatlo ang kumpanya ng Blacklist International. Nakabawi din ng isa itong si Kazen. At ngayong tatlong membro ang nagahanap sa kanya. Ayun! With a Numinum Blast. Tumama yun, Kazen. Napakaraming dash talaga ng hero na ito. Pero hahabol pa rin. Hindi susuko ang mga agents. Kailangan nilang habulin. Even Lord JM, malaki ang oras na nabibili dito ni Kazen. Whoa! Ay, nakatakas pa. Malakay re-earthing ang galawan. Pero not for long dahil mamamatay din siya courtesy of MP the King. Habang si Enzin nandun din, folks from Lazzy, mamamatay din si Perks. What a trade. What a buy time. Ang daming ginawa doon. Wow. Ng TNC para tumagal ang laro ng TNC. Ngayon kung titignan natin, Demon Hunter Sword ay available na rin para dito kay Kozen. Pero ito na naman yung pagsugod with that diversion play habang napatay itong si MP the King. Tuloy-tuloy ang bakbakan dito at si Kozen ay mamamatay din. Lance umatras na si Escalera, kanilang inabol dito, mamay charge flickered out from Escalera. Pero sa may banda likuran, si Kazen gusto na niya unahin dito si Haki. Wow. Pero nandun yung chain CC from Blacklist at si Uhi may mamamatay. Haji, kailangan ng tumakbo. Nice stun mula kay Perks. Lord JM with the Earth Shatter as well. Kailangan na ng tumakbo, pero si Eska nandun na rin sa likod. Okay, wala siyang hatak dito. Makakatakas ng mataim team ang Blacklist International. Pero harapan niya. Op, mali ata. Wait, nakatakas sila doon. Oh no. May diversion play. This might just be a big pay coming in from Blacklist International. Alam nila kung saan nang galing ang TNC Pro Team at okay, mga posibleng dinaanan nila
Aji nagpakita na. KZ nasa taas. Perks, umarap na. Here comes the summon force. Okay na ba? Flicker out dito si Heads. Flicker din. Ang isasagot dito ni Lancey na gamit yung Nedrem. Habang si Haji, tamang buga lang ng dispersion ng rotation niya. At mahahatak itong si MP the King. Napa-flicker out na rin si Perks. Mamamatay si MP dito. Free it si Kuzi. Ladies and gentlemen, dalawa ka ganun na patumba. Andun yung Earth Shutter mula kay Lord GM pero walang tatamaan. Buhay pa rin yung jungler ng TNC. Pagkakataon nila nakunin to. 12 seconds para kay Perks. Here comes the diversion play. Diversion. Lord JM, low HP. Nanakap si Kozen, pero napatay Lord! Napatay si Kozen to, pero nakuha naman niya yung Lord. Abang Summon Force, isasagot na ni Oheb. 2v2 magiging laban. Lancey at si Heads versus Haji and Oheb. Mga veterano laban sa mga sophomores ang ating nakita doon. Pero again, nakuha ng TNC yung Lord! Piso, napakasaya na ata ng buhay. Okay. Pero yun na nga, Lord sa may bandang itaas, Escalera with the play! Ayun na, nahatak na nga dito, pero nandun yung pating, yung pang-counter engagement, and yung Numinum Blast habang Netherrealm ay sasagot dito ng TNC. Tunaw kaagad yung Lord. And ito yung kagandahan ng lineup ng Blacklist International. Napakaganda ng pang-counter engage nila. Hindi pa hindi pa nga nahawakan yung Torres. Hindi nakakalabit. Tol, parang walang nangyari. Sa may attempt na naging fail dito sa Blacklist International. Pero andun pa rin yung presensya at sama-sama ang ating nakikita dito sa Blacklist. Si Kozen na pa-out na nga rin lang. Nagamit na rin yung go-away. Pero may ipit ata itong si Lancey. Flicker out mula sa kanya. Ayun na. Yung pokes. Pero retribution ginamit na nga rin FPDK para magkaroon ng konting slow. At mamamatay si Lancey habang sinusolo na ni Kozen. The hardest working man ang Lord na ito. Grabe yung, ito yung literal na diversion play naman. Pero may nahanap na isa. And that's going to be another kill for the hands of Blacklist International. Flicker. At mga anapin pa na si Kozen. Okay, masyado ata sila malalim dito. Delikado sila, wala sila mga minions. Kailangan umatras. Pinagsalusaluhan nila yung Tore. Yung tira ng mga Tore doon at si Lancey. Ay pagtutulungan ng apat ng miyembro dito ng Blacklist. Three man down. Kasama pa ang Tore sa gitna. Dalawa ang buhay para sa side ng TNC. At Lord ay lalabas na rin. Lima pa yan. Ang tanong dito ay endable na ba ito agad para sa Blacklist International. Magpapakilala na nga ba ulit ang agents sa MPL? Nako, ito na nga ata ang pagpapakilala. Popping the immortality. Nako, kailangan mag-flicker out dito na Escarella. Meron pang siege minion na na-clear kagad ng mabilis dito ni Kozen. At nandito na yung second wave. Re-respeto muna ang Blacklist International at maantala muna ang pagpapakilala nila. Naman yung killer instinct ay nandun talaga. Ito yung tipo na pag nakita mo yung pangalan tapos sinabing multi-role, hindi mo iisipin na six-man eh. Okay. Alam mong lalaban! Ayan na yung laban na inaantay! And nandun yung ultimate mula dito kay Heads. Ito na nga ata ang pagtatapos at unti-unti nang nauubos ang mga buhay dito ng TNC Pro Team. Ininexa nila si Kozen. Flicker out from Lancey. At tatlo na kagad na tumumba. Make it four ba? Makakatakas si Escalera pero andun si Epi the King! Pinato ng Craplock Hanna, ladies and gentlemen! At nandito na rin yung pating and wipe out ang kanilang itatawag at ang pagpapakilala ng Blacklist ay ngayon na! First sweep para sa Blacklist International. Unang punto para sa kanilang Season 14 run. Kitang-kita ang saya sa kanilang mga mukha.